Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Ted Contacto, abogado ni Wally Sombero. Magandang umaga po, Attorney Contacto. Magandang umaga po. Okay, narinig niyo naman siya kanina si Senator Pacquiao, no, sa aming report na sinasabi. Siya mismo ang nag-convince sa inyong kliyente, Wally Sombero, na umuwi dito sa Pilipinas. Ang ibig man sabihin nun ay wala talagang intention na si Wally Sombero na umuwi. There was a possibility na magtatago na lang siya sa ibang bansa. Well, sa pagkakaalam ko, wala naman. Actually, unang-una, yung paglabas niya ng bansa, ay talagang he wanted to seek a second opinion sa regarding his medical condition. And then yun nga, there were persistent death threats. So, siyempre, kahit naman sino, siyempre iniisip naman niya yung security niya. But then again, wala talaga siyang balak na umalis or iwanan yung sitwasyon. He really wanted to come back. So, yung pagpunta niya sa Canada, no? Sa Vancouver, yeah. It was for a medical reason. Walang kinalaman tong kasong ito. I mean, the timing was kind of interesting. Well, number one, yung paglabas niya, talagang he wanted to seek medical, second opinion doon sa medical condition. Yung pagdating niya doon sa, nung pumunta siya sa Canada, I really don't have any personal knowledge kung anong reason. Okay. Sa kanyang press conference kahapon, itinanggi ni Wally Sombero na middleman siya ni Jack Lam, no? Pero bakit kasama si Wally Sombero, yung kliyente doon sa meeting noong November 26, 2016? Kasama si Jack Lam, tsaka si Justice Secretary Aguirre. Ano yung naging role ni Wally Sombero doon kung hindi siya yung representative ni Jack Lam or middleman ni Jack Lam na nag-facilitate nitong pulong na to? Yeah, well, ganito kasi yan eh. Ito kasi si Wally Sombero. Meron siyang non-stock non-profit organization. Mm-hmm. Yung tinawag niyang AGSPA, no? AGSPA. Ito yung isang organization na nag-cater doon sa industry na BPO, no? BPO, yung business processing, no? Yung parang, ano tawag nito, yung parang mga call centers, no? So, siya ang presidente noon, and itong mga nahuli, no? These are itong Chinese nationals na 1,316. These are employees of the lessees doon sa Fontana, which is owned by Jack Lam. Okay. So, nahuli nga, allegedly for violation ng immigration law. So, as president of AGSPA. Ano yung organization ito? AGSPA? Yeah, AGSPA. Now, he will explain this tomorrow, no? Uh-huh. Yung Asian... Tomorrow sa Senate. Sa Senate, yes, yes. Okay. So, siya yung presidente. So, he took the cudgels. Kasi nga, took the cudgels for these workers. Uh-huh. No? So, nagkakaroon ng notion na merong online gaming, which is wala. Walang online gaming. So, what were these 1,000 Chinese nationals doing in the Philippines? They're, kumbaga, sa call centers yan eh. Call center? Yes, call centers yan. It caters to yung online gaming, pero walang actual na tayaan na nangyayari sa Pilipinas. And he will explain that tomorrow. Walang online gaming. So, maaring accounting, ganon. Yes, accounting, processing, yung mga, basta walang tayaan na nangyayari. So, pero mga empleyado ni Jack Lam ito? No. Hindi yung empleyado ni Jack Lam. Empleyado ito ng mga nangungupahan kay Jack Lam, ng mga outsourcing. Mm-hmm. Outsourcing. So, yan ang wrong notion. No? Yan ang wrong notion. Walang online gaming na nangyayari. Walang online gaming na nangyari doon sa Fontana. Okay, well, siguro, it's a technical matter that needs to be explained. I mean, the nature of the business. No? But the question is, why did Jack Lam have to be there? I mean, kung representative si Wally Sombero ng itong mga 1,000 Chinese nationals na, he wasn't representing Jack Lam himself. No, he was not. He was kind of lobbying on behalf of these 1,000 nationals, parang trying to get more favorable treatment as a labor issue, kumbaga, no? Yeah. Actually, bakit kailangan nandun pa si Jack Lam? Jack Lam kasi was the lessor, no? Siya yung nagpaparenta. And siya yung kakilala ng mga Chinese operators doon. Okay. So, nang nangyari, nagka-problema nga. So, as president naman ng AGSPA, siyempre, presidente ka. So, you have to take the cudgels for the employees. Kasi industry nga yun, eh. Mm-hmm. No, industry yan. So, nandun si Wally na, okay, ganito ang proposal na no financial consideration, and that was very clear, no? No financial consideration. Kung ano man ang problema, kung ano mga taxes na babayaran, babayaran.
Okay. So, nangyari nga, after that, nagkaroon na ng itong may umarbor na, kumbaga, quote-unquote, na ito, may kailangan ganito. So, what did Wally Sombero want from Justice Secretary Aguirre? Na kumbaga, humingi ng tulong para protektahan. Anong klaseng tulong po? Na, kumbaga, yun nga, na ipaabot sa gobyerno na ito, revenue generating, na kung ba pwede, huwag naman ipitin. Kasi nga, unang-una, hindi na iintindihan kung ano yung nature. No? Hindi alam kung ano ang nature ng industriya. Ang sinasabi pala natin, online gaming. Unang-una, sabi ko nga, walang online gaming na nangyayari kasi walang tayaan. So kung hindi sila involved sa dito sa online gaming or gambling, yeah. Then ang sinasabi ninyo ay legal itong mga Chinese nationals, yes. Na to. They had the legal status as foreign workers in the Philippines. Yes, hindi naman hindi ko lalahatin na lahat talagang legal, may legal status sila na okay sila, no? Kasi I don't have any personal knowledge, but ang point lang dito is yung industriya mismo. Mm-hmm. What are they doing? May tayaan ba? Kasi pag sinabi mong online gambling, nagtataya. Okay, nakadasa TV tayo, nagtataya tayo. Yun ang online gambling. Pero okay. Wala. Okay, sir, but Justice Secretary Aguirre, mm-hmm, was quoted your client, as Wally Sombero, as saying na kailangan daw ni Jack Lam ng padrino. Those were the exact word that was... What did he mean by that? I mean, but first you confirmed that Wally Sombero actually told Justice Secretary Aguirre this. Yes, yes. Inamin niya naman eh. Yung ninong na sinasabi niya, yung magiging ninong. Ninong, hindi padrino. Ninong. Okay. Mag-ninong, parang second father na, okay, ito, in-explain ko na yung nature ng industriya. Baka naman pwedeng sa pamamagitan mo na matulungan kami na wag naman bugbugin na bigyan ng ibang connotation or ibang meaning yung industriya. Kasi nga, ang pagkakaalam, no, karamihan, ang pagkakaalam, sugal. Wala namang sugal. Mm-hmm. So, yun ang connotation ni, ang ibig sabihin ng kliyente ko na maging ninong na protektahan naman yung industriya na legal. Okay, well, yun nga, parang sinasabi niya, wag sanang bigyan ng maling connotation. But the mere fact na ginamit yung salitang ninong, eh, syempre, iba na yung interpretation ng mga tao, no? Yes. Ninong, of course, yes. Iba yung, it's more than just a professional relationship. Yes, yung problema is yung connotation, doon nagka-problema sa connotation. Mm-hmm. Pero yung intent ng kliyente ko in saying that was in good faith na tulungan mo kami. Mm-hmm. Para bang pag may ninong ka sa kasal, pag may problema ka, punta ka ron. Mm-hmm. But not necessary na gawin mong ninong para gumawa ng illegal. Yun ang nagiging, ang nangyayari ngayon na nagkakaroon ngayon ng masamang connotation na pag sinabi mong ninong, ay, ninong, may nagagawa ng illegal. That's not the case. Kung magawin nyo sa ninong, sabi ko nga, parang ninong sa kasal, pag may problema ka, nado ka sa ninong mo, being your second father. Okay, parang, but a ninong also kind of takes care of, yes, yung kanyang inaanak and actually, yes, gives help, no? Yes, actually, but, ang nangyari ngayon, uh-huh, dahil nga doon sa sinasabing ninong, maraming na nag-form ng opinion na, ay, ninong namin nangihingi ng pabor yan, baka illegal. So, kumaga, doon na nag-center ngayon yung issue na sinabing ninong, ay, ninong, gagawa ng illegal yan, ninong. Okay, but na-establish po na 50 million pesos changed hands, no? Napunta, yes, dito sa... So, it's not simply itong, not such an innocent encounter na parang yung itong paggamit ng ninong ay maaring hindi ganun ka-innocente yung pagkasabi noon. Because money did change hands, a sizable amount. 50 million, and supposedly 2 million yung napunta sa inyong kliyente, si Wally Sombero, no? Can you explain this 50 million? Para saan tong 50 million? Yes. And ito yan kasi, no? Bukas, i-explain ng kliyente ko kung ano yung umpisa. Kasi meron siyang proposal, no? Among others, 1, 2, 3, 4, 5. Yung pang-last na, sa proposal, maliwanag na sinabi doon, no? Inilagay doon ni Mr. Sombero na no financial consideration doon sa proposal. Wait, this is a written proposal? Yes. That coming from whom to whom? From Mr. Sombero. To SOJ.
Oh, so there's a written proposal. And actually, at this meeting, yes, nandun si Jack lang. No, hindi pa. It was a text message actually. It was a text message. It was a text message. Yes, it was a text message. Okay. Maliwanag doon. So, no financial consideration. Okay, but nevertheless, itong 50 million. So, saan po, no financial consideration pala. Why yes. Is this huge amount of money? Iyon ang lilinawin bukas ni Mr. Sombero. Ako, I liken that to... So, there's no explanation at this point? Meron, but I don't want to preempt. I don't want to preempt my client. Pero sabi mo, you can deduce, parang ano yan eh, parang post-prot sa kapalito. Mm-hmm. Walang apoy kung walang kikis-kis. Ang mm-hmm. questions, sino ang nagkis-kis? Bakit nag-apoy? Sino ang nagkis-kis ng post-prot? Yan ang sasabihin ni Mr. Sombero bukas. Okay. According to Al Argosino, sinabi raw ni Justice Aguirre sa kanya nung umpaalis na siya sa doon sa meeting with Jack Lam. Yeah. Bahala ka na. Kumbaga, para, of course, that can mean a lot of things, yeah. No? Mm-hmm. But of one interpretation, of course, is, you know, you continue yung discussion with Jack Lam and eventually nagkaroon nga ng malaking pera itong si Argosino together yeah. with Robles. But narinig din ba ni Wally Sombero itong pagkasabi ni Justice Secretary Aguirre kay Argosino na bahala ka na dito sa mga kapulong natin? Yeah, I don't have personal knowledge, you know, but in fairness to Secretary Vitt, no? Yung sinabi niya, in-explain niya sa Senado yun, na okay, bahala na kayo dyan. Yung, basta yung para bang mga kasamaan mo, aalis ka, okay, bahala na kayo dyan. Ha? Kung may nag-uusap, bahala na kayo dyan, iiwanan niya. Pero there was no meaning na masama na, okay, bahala na kayo, ituloy niyo yung usapan na ganito, na isuulang wala. Basta, siyempre, boss chief niyang SOJ yan, ng Department of Justice. So, nandun yung undersecretary, mga associate commissioner. Sabi niya, bahala na kayo dyan. Yung parang ingest na, bahala na kayo dyan. But in fairness to him, no, yung sinabi niya dun sa Senado, wala talaga siyang alam. Na kung ano, bahala pa sa sinabi niya, bahala na kayo, hanggang dun lang. Okay, at the press conference yesterday, sinasabi ni Wally Sombero na parang binabaliktad niya, siya yung ine-extort daw. Nitong mga immigration officials, who's extorting him? Yan, so sasabihin ni Mr. Sombero yung bukas. Pero okay. Ngayon, sinasabi ko nga sa'yo, sino ang nag-initiate, lilinawin bukas ni Mr. Sombero yan. I don't want to preempt kasi nga, nandiyan si Senator Gordon sa Blue Ribbon, ayokong i-preempt. Bukas, it will be a big day tomorrow. Okay, another thing he said at the press con, something, another mysterious thing, is sabi niya, this is more about an industry war. Yeah. More than any corruption that happened. No? So what's this industry war about? Well, sinabi niya yung kahapon, nung nagkaroon ng press con, na doon nga ako, it's an industry war. Pag sinabi mong industry war, parang sa media, merong yung channel ninyo, yung sa kapitbahay nyo, may mga stakes yung mga players actually. So sino magkakalaban dito? And what does it have to do with the meeting with Justice Secretary Aguirre? I don't want to preempt. No, we will tell Mr. Sombero will tell his story tomorrow. Okay. And by the way, I mean, he went all the way to another country just for a medical checkup. What's his medical condition like now? Actually, yung sa bariatric niya, tapos yung is it a serious ailment? I believe so. Yung sa diabetes niya, and then medyo obese. Well, meron siyang doktor dito, si Dr. Dineros. May sinabi na sa kanya yung condition niya, ito ang gagawin natin procedure. But, you know, he wanted to get a second opinion. Yun lang. Okay, early on you said na Wally Sombero heads an association of yeah. workers. Is he himself involved with online gaming? Does he have a business in the industry? Wala. So, ano lang siya? Representative na ng labor? Yes. Kumbaga, labor, parang... Yung non-stock non-profit, yung AGSPA, he will explain it tomorrow. Tomorrow, okay. Yung AGSPA na yun, ay talagang non-stock non-profit just to protect the industry. Kasi itong industry so he was, so just to clarify, he was there at the meeting with Justice Secretary Aguirre as the representative of this non-stock non-profit yes. organization that represents these firms with these laborers. Yes. No? Not as the representative of Jack Lam. Yes, definitely. Okay. Sige, maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Ted, Contacto, abogado ni Wally Sombero. Wala pong anuman. Mabuhay po kayo.